Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Laya na ang 449 na persons deprived of liberty o PDLs sa buong bansa na nakumpleto ang kani-kanilang sentensya ngayong araw. Isinabay ang pagpapalaya sa PDLs sa pagdiriwang ng Bureau of Corrections o BUCOR, National Correctional Consciousness Week at may temang New Philippines, New Hope and Freedom. Panauhing pandangal si Department of Justice o DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla at masaya ang kalihim na siya ay bahagi ng mahalagang araw na ito. Kaya itong araw na ito ay mahalaga sapagkat pinaalala po natin sa ating sarili ang ating responsibilidad na may mga taong nagdurusa, nagbabayad ng utang sa lipunan na dapat binabantayan din na kung sila ay nakapagbayad na ay mapalaya agad at agad-agaran. Isang araw na higit na pagtagal sa kulungan na hindi naman dapat ay isang araw na kinuha natin sa kanila. Umaasa ang isang dating PDL na nakalaya noong Setyembre at nagbahagi ng kanyang kwento ng pagbangon na hindi madali pero gaya niya ay kanyang ipinagdarasal na magiging matatag ang mga lalaya sa pagsisimula at pagharap sa kanilang bagong buhay. Nagsama-sama ang mga alkalde ng buong bansa para sa kauna-unahang Philippine Mayors Forum ngayong araw, October 27, sa Quezon City. Ang forum na may temang Philippine Mayors Forum, Innovation, Digital Governance and Resiliency Building towards Accelerated Implementation of the 2030 Agenda in the Philippines ay inorganisa ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa pangunguna ni Secretary Benhur Abalos sa pakikipagtulungan ng United Nations Resident Coordinator's Office at United Nations Development Program o UNDP. Layunin ng nasabing forum ang magkaroon ng dialogo upang maabot ang mga adhikain ng United Nations Department of Economic and Social Affairs 2030 Agenda for Sustainable Development Goals. Kasabay nito ang 32 taong anibersaryo ng Local Government Code na nagbigay ng otonomiya sa Local Government Units o LGUs na pamahalaan ang kani-kanilang mga nasasakupan. Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati ay binigyang diin ang kahalagahan ng kontribusyon at malaking tungkulin na ginagampanan ng local chief executives upang matiyak ang good governance, innovation, digital transformation, partnership sa pagitan ng local authorities, national government at ang United Nations para sa sustainable urban development at resilience na siyang buod ng Philippine Development Plan 2023-2028. Itinanghal na Miss International 2023 third runner-up si Miss Philippines Nicole Borromeo sa ginanap na 61st Miss International Beauty Pageant coronation nitong Huwebes, October 26. Nagawang makapasok ni Nicole sa Final 15 at naabot ang top 7 spot kasama ang mga kandidata ng Colombia, Venezuela, Mexico, Thailand, Bolivia at Peru. Sa Q&A portion, sinagot ng kandidata ang kanyang nagawa para sa Sustainable Development Goals o SDGs ng United Nations na nakatakdang makamit sa 2030. As someone who experienced the wrath of natural disasters, home is everything. I have worked tirelessly with Habitat for Humanity under the SDG goals of number 11, Sustainable Cities and Communities. Samantala, nasungkit naman ni Andrea Rubio ng Venezuela ang korona ng Miss International 2023 habang second runner-up si Camila Diaz-Daneri ng Peru at fourth runner-up naman si Vanessa Hayes, shoot, ng Bolivia. Huling nanalo ang Pilipinas sa nasabing kompetisyon noong 2016 na pinangunahan ni Miss Philippines Kylie Versosa. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Music.